Dahil sa dami ng pasyente, may waitlist na sa mga ICU ng Philippine General Hospital. Nadagdag na rin ito ng 8 hospital bed para po sa mga may COVID-19. Saksi si Rafi Tima. Ganito ang sitwasyon sa isang bahagi ng COVID ward ng Philippine General Hospital noong Marso. 172 ang pinakamarami nilang pasyente noon. Pero ngayon, umabot na ito sa 186. 175 dito kumpirmadong may COVID-19. 20% sa mga COVID positive, kritikal ang kondisyon. Puno na rin ang kanilang intensive care unit o ICU, kaya meron daw waiting list. Dahil dito, nagpasyang PGH na itaas ang bilang ng hospital bed na nakalaan sa COVID patients sa 210 mula sa 130. Pero mga moderate COVID cases na lang daw ang kanilang tatanggapin para matiyak na kaya ng hospital staff ang dami ng pasyente. Bawat kama o bawat kwarto na tinadagdag namin, kailangan din namin magdagdag ng mga nurses, mga doktor. Napapagod din po ang mga frontliners natin. Halos 4 na buwan na po ito. So kailangan po i-maintain yung tamang number lang para po hindi po sila ma-overwhelm. Dahil bukas na ang buong ospital, 300 kama ang nakalaan sa mga non-COVID patients, pero prioridad daw ang malubha ang karamdaman. For example, na stroke, heart attack, yung mga cancer na talagang very aggressive, yung mga iba po na mga elective cases ay hihinto muna po. Alam po namin may mga ilang kami mga pasyente na may non-COVID na unfortunately hindi na po na-admit at maaari pong sumakabilang buhay natin. Nauna nang sinabi ng DOH na nasa critical na level na ang utilization rate ng ward at isolation bed sa mga ospital sa Metro Manila matapos itong umabot sa 72.4%. Sa direktiba ng Department of Health, ililipat ng PGH ang kanilang pasyenteng mild at malapit ng gumaling sa quarantine facility sa PICC. Sa San Lazaro Hospital, 63 ang pasyente sa kanilang COVID ward. Para marami pa sila ma-accommodate, nire-renovate na ang kanilang third floor para makatanggap ng dagdag na pasyente. Full capacity na rin ang pribadong VRP Medical Center sa Mandaluyong City dahil sa biglang dami ng COVID cases sa kanilang ward, emergency room at ICU. Para sa mga pasyente sa ER na nangangailangang ma-admit, tutulong daw sila sa paghahanap ng ibang ospital na lilipatan. Ang Fe Del Mundo Medical Center sa Quezon City malapit na ring mapuno. COVID-19 cases lang ang hinahawakan ng ospital at nasa 79 na raw ang pasyente nila ngayon, pinakamataas mula noong Marso. Ang capacity ng nursing staff namin ngayon is around 80. Although ang authorized bed namin is 107. Right now, pwede namin sabihin na na-reach namin yung capacity namin. Ano? Kasi unless makakuha pa kami ng additional nurses na pwedeng mag-duty, yan, pwede namin i-expand pa yung ano namin, bed capacity. Kung nagdeklara na ng full capacity sa COVID-19 ang ilang malalaking private at government hospitals, may lugar pa naman daw sa ibang hindi kalakihang ospital. Yun nga lang, hindi raw kaya ng ilang pribadong ospital yung gusto ng DOH na maglaan ng 30% ng kapasidad nila para sa COVID patients. Manpower ang kulang natin eh. Even before the COVID, di ba nasabi ko na sa'yo, 30% ang kulang sa ating mga personnel. Yung nurses, 23,000 ang kulang yun all over the Philippines. Ayon sa DOH, ang mga government hospital naman pwedeng magtaas hanggang 60% capacity para sa COVID cases. Gusto rin ng DOH na sa quarantine facilities at hindi sa mga ospital magpagaling ang mga may mild cases para hindi magsikip ang mga ospital. Gagawa rin daw ng sistema ang DOH para mabantayan ang mga ospital na puno na at yung hindi pa. Dito yung ginagawa din namin ngayon, yung dashboard, para makita naman ang census ng iba't ibang hospitals at alam nila kung saan mag-refer. Dapat ma-coordinate dyan, mga coordinated referrals. No? Kaya magtawagan ang hospitals through our command center. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi